Hello po mga ka-RDC TV, kumusta po kayo? Ngayon po ang gagawin po natin ay isang automatic washing machine. LG po ito, top load washing machine. So ang reklamo po ng may-ari dito mga ka-RDC TV ay mahina daw po ang washing machine na to. Hindi daw siya makapiga masyado. Kumbaga hindi siya nag-spin ng maayos. So samahan po ninyo ako na ayusin po natin ang top load washing machine po na ito mga ka-RDC TV. So try po natin siyang i-on. Ayun po, then i-spin po natin. Set po natin siya sa spin. At kung mapapansin po natin, medyo mabagal at medyo maingay yung kanyang pag-ikot. So binuksan po namin siya sa likod mga ka-RDC TV at napansin po namin na may nahulog na maliit na tela. Yung nakita nyo nga po, underwear po yun. So, tinry ko po siya ulit. Tinry po natin siya ulit na paanda rin mga ka-RDC TV para ma-check natin kung yun ba yung dahilan ng pagbagal at paghina ng top load washing machine na to. Kasi sa mga nakaraan po, may mga nakita po kami na naipit doon sa belt. Kaya binuksan ko po sa likod, baka sakaling may naipit. At yun nga po, nakakuha po tayo ng isang maliit na underwear. Ayun po mga ka-RDC TV, nakikita po natin na umaandar po siya. Para maingay pa rin. So binuksan po ulit namin at may napansin po kami na may napansin po tayo na isang maliit na tela parang may sumasabit sa labas ng tub. Paano ba buksan ito mga ka-RDC TV? Mayroon pong dalawang tornilyo po ito dito sa taas na nakatago. Yun po ay tanggalin po natin yon, yung dalawang tornilyo po na yon. So dalawa po ito mga ka-RDC TV. Gayun din po, mayroon din po itong tornilyo dito sa may likod. So pagkatapos nating matanggal po ito, tanggalin din po natin sa likod. Ito po yung tinutukoy kong dalawang tornilyo sa likod. Kapag ganito po ang brand ng top load washing machine po ninyo, alam nyo na po kung paano po ito buksan mga ka-RDC TV. Pag natanggal na po yun, pwede na po nating iangat at makikita po ninyo mga ka-RDC TV yung ating top load washing machine. So, para po ma-access po natin yon, kailangan pong tanggalin po natin yung apat na tornilyo para masilip po natin yung gilid ng ating spinner tab. Ayan po. Makikita po natin parang may maliit na tela. Parang may maliit siyang tela na bumara. Siguro yun ay sumasayad kaya maingay at maaaring pumipigil din po yun. Pumipigil yon ng pag-ikot ng ating spinner pag nag-i-spin na siya. Kaya parang mabagal. Ganun po ang reklamo. Parang mahina daw. Ayun po, parang makikita ninyo parang may tela doon. Hindi siya masungkit ng alambre mga ka-RDC TV. Kaya ang ginawa po natin, para po matanggal po yon, ma-access po natin yon, kailangan buksan po natin yung pulsator. Kailangan tanggalin yung pulsator. Binuksan po natin at makikita po natin, unscrew po natin yung pulsator mga ka-RDC TV. Ito po. Ngayon po, kung sakaling ma-encounter po ninyo na mahigpit yung pulsator, mahigpit yung screw ng pulsator, lagyan lang po natin ng konting langis at pukpukin natin ng konti. Konting-konti lang mga ka-RDC TV. Ayan po. Tanggalin po natin yung tornilyo tapos iangat po natin yung pulsator para makita po natin ano ba yung mga nakabara at pumipigil, nagiging hadlang sa pag spin. Ayun po, makikita po ninyo mga ka-RDC TV, mayroon pong telang red, tela na kulay pula na naipit. Ito po, nung nag-spin siya, tumalsik. Siguro masyadong puno yung ating
washing machine, top load washing machine, at nung mag-spin na siya, tumalsik. Ito po ang pumipigil doon sa ating spinner. Kaya medyo mahina. Maaring bumare din po ito sa drain at hindi siya mag-drain. So nakita po natin mga CRDCTV, simpleng-simple lang po yung dahilan ng hindi pag-spin ng maayos ng ating top load washing machine na to. So pag natanggal na po natin, siguraduhin lang po natin na wala nang ibang nakabara. At kapag okay na po mga CRDCTV, ibalik na po natin yung ating pulsator. Yan, siguraduhin lang po natin na mahigpit mga CRDCTV. Ayan po, napakasimple lang po nito. Yung mga i-finiture po nating mga top load washing machine ng nakaraan ay putol yung kable ng drain motor niya. Posible rin pala mga CRDCTV na ang dahilan ay mayroong tumalsik na maliit na tela mula sa pag-spin ng iyong top load. Kaya hindi siya nagpe-perform ng maayos. Ayan po. So, napakasimple lang pala mga CRDCTV. Ayan po. Try po natin siya mga CRDCTV. I-set po natin siya sa spin. Ayan po, makikita po ninyo, mabilis na yung andar ng ating spinner. So, okay na po siya. So, hanggang sa muli nating mga video, mga CRDCTV, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. Ito po ang CRDCTV, ang teknisyan ng bayan.